Good morning, Karuba. Magbe-breakfast tayo, maghahanda pa ng breakfast nila. Ipakita ko sa inyo. Ang breakfast niya mo po yung tea. Meron siya ng tea. Ini ang tea na to, hindi ko alam si Chinese siya. Ginseng. So, lagay ko dito. Eh, ganyan. Para makita niyo. Makita. Kita ba? Ganito siya. Lalagay ko dito. Tapos isang every day, ito ang iniinom niya. Nilaka ko pala. Every day, iniinom nila. Tapos, lagyan ko siya ng tubig. So, mamaya pagising nila, lagyan sila na lang maglagay ng tubig. Basta ilagay ko na lang kasi tamad siya ang mag-open. Ako naman, ito, gulay. minsan, Karuba, ito yung madalas na breakfast. Parang miswa sa atin. Miswa. Dahil sa malapit ng ubos, kakainin na lang yung amo to. Ito na ngayon ang breakfast ko. Hindi ko alam. Noodles. Malaki siya, tapos lagyan ko siya ng gulay. Tapos yung pinag-boilan ko ng gulay, nalagay ko na ito. Parang sa minsan naman tinapay kaso lang tinatamad akong bumaba. Ito
na lang, tapos si amo ko nakabili na siya kahapon na tinapay niya. Ito na lang din. Ito yung gulay, ito yung noodles, ang dami. Sige, ito na tayo. Habang tulog pa sila, ako na muna kakain. Ayan, tapos, may kape na din. May kape na din. Ayan na guys. Kain. Kain tayo. Karuba. Tapos, ito. Lalagay ko dito. Ayan. Araw-araw ito yung kinakain namin, tapos minsan tinapay sa umaga. Sa tanghali kasi minsan mag-isa lang ako, kaya ay itaas ko kaya ng konti. Para hindi ako naman nahihirapan na tumaas, titingala. Kita ng kumpi. Sarap. Pero sabi ni Among, masama ang laging noodles ko minsan. Ayan na alternate.
Ang internet ang ginagawa ko dito kasi masama nga daw. Masama nga daw sa kalusugan. Pero yung mga ibang noodles sabaw ng soup lang ang ilalagay ko, hindi yung, di ba yung noodles may powder? Hindi ko na nilalagay yung powder niya. Ayaw nila yun. Dahil gusto ko to, kaya nilagay ko yung powder. Yung powder niya. Tapos damihan ko siya ng gulay. Yan. Ewan ko kung totoo nakaka-cancer daw yun. Mga nag-cancer, hindi naman sila kumain ng mga noodles. Siguro mga yun, di ba? Sarap. Masarap kung hindi ka madalas kumain. Pero kung kasi 1 week hindi ako kumain, puro tinapay na lang. Kaya medyo masarap na yun. Dati kasi every alternate, dahil nga sinabi na masama din ang laging kumakain. Kaya medyo madalang ko na kinakain yun. Alam yung bahay namin, punong-puno ng abubot niya mo. Tingnan, kita niyo mo yan? Puro mga gamot yan. Kung ano-ano kasi retired na si amo ko. Doktor siya. Retired siya. Kaya lahat ng gamit niya na galing dun sa ospital, dun sa siguro sa opisina niya sa ospital, dinala niya dito. Kasi retired na siya. Kaya hinihintay ko na nakikiusap naman sila na dito na muna ako. Pagka binitawan na nila ako, hindi na nila kailangan yung kasama dito sa bahay. Uwi na ako ng Pinas. Kaya konting tiis pa mga anak ko. Malapit-lapit na. Kaya lang, nakakapanghinayang din kasi yung kung iwanan sila din, ang bait sila as in, napakabait nila.
ano yung meron yung hindi parang hindi ako iba sa mga amo ko. Kung ano yung pagkain nila, pagkain ko na din. Pag nakita nila na may pagkain sa ref tapos hindi nakain, bakit ko daw hindi kinain? Minsan kasi nung pumapasok pa sila, ako lang mag-isa dito sa bahay. Kaya minsan, tinatamad kang kumain, tinatamad mong kainin yung mga ano lang naman mga yun, parang mga Chinese food. Kaya kung minsan sinisita ako kung bakit daw hindi pa nakakain mga yun. So dami pa naman ano, hindi ko naman makain lahat. Naputo. Yung mga anak nila ay nasa ibang bansa. Kaya silang dalawa na lang ang medyo pinagsisilbihan ko. Kain tayo ulit. Yung gulay na lang ang yung gulay na lang ang ano yung paborito ko kaya ano. Sa dami pa naman oh, kalahati pa lang hindi ko maubos. Mamaya na ulit. Talagang hindi ko na kaya. Ayaw ng tiyan ko, pero gusto ng bibig ko. So, ganito mga tropa. May pa-premium ako sa Sunday. So, abangan na lang ninyo. Tapos kung sino ang mananalo, siya na ang kukuha ng pa-premium ko sa Sunday. So, abangan na natin mga guys. So, salamat!